Binaha ang ilang lalawigan sa Soccsaryen Region. Ayon sa PAGASA, dulot ito ng thunderstorms. Sa South Cotabato, isa ang nasawi matapos malunod habang tinutulungang makalikas ang isang kapitbahay. Maiulat on the spot si James Plessis ng Super Radio Gensan. James? Isa ang napatay sa flash flood sa Tampakan na South Cotabato. Ayon sa Municipal Disaster Risk Management Office, nalunod ang biktimang si Jose Ibanez habang tinutulungan ang kanyang kapitbahay sa pagdala ng gamit sa kanilang paglikas. 80 pamilya ang inilikas sa pagbaha sa dalawang barangay doon. Binigyan naman sila ng tulong ng LGU at ng DSWD. Hindi rin nakaligtas ang ilang hayop na tinangay ng baha. Sa bayan naman ng Alabel, Sarangani, 60 pamilya ang apektado ng pagbaha. Pinakaapektado ang kanilang mga sakahan na nalubog sa tubig at wasak din ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Nagabot ng tulong ang DSWD Region 12 sa mga apektadong residente. Ako si James Presis ng Super Radio Gensan. Nag-ulat para sa Balitang Tanghali. James, dyan ba sa Tampakan, lagi bang binabaha yung lugar na yan? Yes, Rafi, palaging binabaha ang area ng Tampakan na South Cotabato at ang mga karatig-bing area, Rafi. Mm-hmm. Pero sa pagkakataong ito, nakahanda ba sila? Lalo't sabi mo nga, binabaha naman lagi. Yes, nakahanda naman ang Municipal Disaster Risk Management Office ng South Cotabato. Palaging handa po sila, Rafi. Mm-hmm. Nakaposisyon ba at meron bang tulong na matatanggap itong mga apektado nitong pagbaha? Yes, nung mga nakaraang araw pa, nakatanggap na lang tulong ang mga biktima sa dalawang barangay. At unang nga binigyan sila ng mga food packs at itong mga modular tents, Rafi. Mm-hmm. At may mga kailangan pa ba silang tulong mula sa labas o sapat pa yung mga nakaposisyon dyan? Sa ngayon na Rafi, based naman sa statement ng taga-disaster, ay sapat naman ang tulong na binigay ng local government unit at ng Department of Social Welfare and Development Office sa Region 12. Okay, maraming salamat sa iyo, James Plessis ng Super Radio Gensan.